nyo to. Yes. Nandito na naman tayo sa segment natin where we can be healthy by being... By juicing. by juicing fruits and vegetable at hindi damo-damo. Ayan. Yes. Well, uh-huh. Gagamitin pa rin natin ang cucumber. Ang apple, ginger, at ngayon, meron tayo, magkakaroon tayo ng twist. Malaman nyo kung twist, ano. May mga konting twist tayo ngayong araw. Yeah, pero... at ngayong araw na to. At yeah. Meron tayong nadagdag na equipment, Ate Kay. Oo, kasi sinabi natin, paano nga ba kung wala nga po kayong mga juicer pa na katulad nito? Pwede rin naman, suggest to Miss Ira Lee Abian, ang blender. So, dalawa natin gagawin niya ngayon para pakita sa inyo na kayang-kaya natin maging healthy kahit tayo ay naka-quarantine. Okay? Yes. Simulan na natin ang paghahati-hati, Wendy. Simulan na natin ang paghahati-hati ng mga ingredients. Sobrang simple lang. Meron lang talaga tayong tatlong ingredients ngayon. But these are packed with super minerals. Yeah, vitamins and minerals that can help our body. Sige, isa-isahin natin yan, Wendy, ngayong hapon. Kasi last time kahapon, di natin masyadong naisa-isa. Kaya nga, Ate Kay. Yung umpisaan mo natin sa cucumber. Alam niyo po ba kasi ang cucumber, maganda ito sa ating unang-una, sa ating balat at sa ating buhok. Kaya kung gusto ninyo na maging maganda ang inyong skin at ang pagtubo ng buhok ninyo, ang advice po is kumain kayo ng cucumber or mag-juice kayo ng cucumber at least one cucumber a day ng mga ganitong size, okay na yon. Kasi siya ay pack of antioxidant, yes, diba? And at vitamin C na meron siyang collagen na tumutulong na pagandahin ang ating balat, muscle, bones, pati. Ayan, mayaman din ito syempre sa tubig, Ate. Uh-oh. Alam mo ba, I think I've read one article na kailangan para sa skin natin, kung gusto mo raw ba talagang maging maayos yung iyong skin, you must stay hydrated. Uh-oh. So, isa kaya, sa... Kaya diba yung ilalagay siya sa mata? Yep. Yung cucumber, pantanggal ng puffy eyes ba to? Kaya siya na nilalagay sa mata kasi actually simple lang yan, kumbaga yung dalawang ganon, isa lang sa bawat mata ninyo at kaya na niyang i-hydrate ang buong face skin ninyo. So how much more yung gagawin niya sa ating mga katawan? Oo, hindi lang sa na iniinom niyo. Yes, hindi lang sa sa tubig nang gagaling yung pang-hydrate natin, but we can actually use cucumber and apple to hydrate ourselves dahil napakayaman nila sa mga nutrients, sa mga ganong bagay. Mm-mm. So, at ang maganda rin sa cucumber, nag-i-improve siya ng ating memory. Kaya kung halimbawa, yung mga medyo makakalimutin na tayo, sa pagkain din ng isang cucumber sa isang araw, i-help niya i-improve ang inyong memory sa pang araw-araw. Kaya maganda to sa mga anak ninyo na nagre-review. Yep. Pakainin nyo sila ng cucumber at least once a day para matandaan nila kaagad yung mga nire-review nila. At gayon din po sa mga ating nanay or tatay na medyo nag-iidad-idad na, help them to eat yung cucumber para hindi maagad ma-deteriorate or ma-prevent yung sila na magkaroon sila ng Alzheimer. Yes. Good din daw to for bone health, Ate Kay. Nabasa ko. Ang cucumber is also good for bone health since it's packed with potassium. Bawasan lang natin to ng konti, Wendy, para ano. Para balance po, tayo. balance tayo. At saka kasi medyo kapag ano po, pag yun nga lang kasi sa blender, medyo konti-konti lang ilalagay mo tapos lagyan natin ng ice para malamig siya at saka konting tubig para matulungan natin yung blender na tantarin lahat ng mga natin. Mas maliliit din yung cuts pagka sa blender mo siya ilalagay, Ate Kay. Mm-hmm. Ano? Dahil, yun nga po, para yung blade niya ay gumana ng maayos. Yes. Tapos ito po pala yung ito ay fulvic mineral. Ito ay available sa kay Doc Alternativo. Ang maganda po rito kasi 'di ba yung apple nag-oxidize, mabilis siyang mag-oxidize. So patakan niyo lang siya para punas-punas niya ng ganyan para hindi kaagad siya mag-oxidize. Yeah, nagba-brown po ibig sabihin noon. Kasi pag present ang oxygen, nag-oxidize ang apple. Yan. So yan, so try na natin. Unahin muna natin ito. Yes, Ate Kay. Pero nasa natin to ng kaya hindi to, ito yung gabi. Hindi siya magbabrown agad. Mm-mm. Ate Kay. Ayan. Ang kagandahan lang dito sa blender, hindi mawawala yung fibers niya. Oo. Oo,
kasi ang maganda lang sa kasama lahat. Blender, kasama lahat. Kasama walang lahat. Walang sapal na natatapon. Yes. So, ma-absorb ng fiber yung ating katawan. Yung maganda naman kasi po sa juicer dito, na-maintain natin, kasi since mayroong blade yung blender, nagpo-produce siya ng heat na nakakamatay nung enzymes natin. Yes. So, maganda may kasi pros and cons pa rin pala. May pros and cons siya. So, kung gusto mo kung you want to concentrate on the live enzymes para makatulong ito sa digestion, go for this juicer. Hindi po siya mura, pero may kung i-compute po ninyo, yung naitutulong kasi kapag mag-i-invest talaga kayo sa mga ganitong gamit, kukumpare nyo sa mga medicines. Sa inyo. Yes, oo, mangyayari sa inyo later on kung hindi kayo nakakapag-intake ng tamang enzymes, yes, ng tamang vitamins sa inyong katawan. Kasi later on, di ba, magkakaroon tayo ng mga sakit-sakit. It's kasi a good investment, Ate Kay. Yes. Kasi alam nyo, bago po kayo magkaroon ng maintenance drugs, this is a hot topic sa bahay. Mm-hmm. Kasi ano bang minemaintain mo? Ano ba ang iyong minemaintain pagka ikaw ay umiinom ng maintenance drugs? Oo. Diba? So I think ibig sabihin kasi meron ka ng mga pre-existing na mga sakit-sakit. May kaya kailangan mo nang maintain yung mga halimbawa kulang sa'yo na vitamin C, kulang sa'yo na vitamin K, kulang na potassium, or kulang na mga minerals, magnesium, mga ganyan sa iyong katawan. Kaya kailangan mo noon. Whereas, kung ngayon pa lang nag-i-invest na kayo sa inyong health, through this, making your food your medicine, maiiwasan or malilesan natin yung chance na kailangan nyo ng mga maintenance drugs. Yes. Diba? Alam mo, Wendy, meron ka ba, bakit ka nga pala, may kwento mo sa akin kung bakit nagkaroon ka na ng parang, parang nakakabigla sa ikukwento ko. Na kailangan mo mag-juicing. Ah, sige, ako muna mag-share. Ikaw muna tayo mag-share. Kasi, alam nyo po ba, kaya ako nag-resort into juicing, kasi nag-push talaga na mag-juice, kasi yung nangyari sa akin, one time, pumunta kami sa natural doctor, and I was only at my early 30s noong time na yon. Mm-hmm. Tapos nakita nung doctor na yon na kasabay ko actually yung mother ko no, na who is nasa mid na siya, senior level na siya. Mm-hmm. So nung time na yon, yung health namin dalawa, halos parehas lang kami, hindi kami naglalayo. Nakita na marami ng mga nagbubuo-buong cholesterol sa aking katawan. Kaya sabi ko, hala Lord, paano ako magdarating ng 80? Kung by this age, hindi, mayroon na mga namumuong-muong cholesterol sa aking katawan. So yun na nagkaroon, parang kumbaga, naging aha moment sa aking buhay na, no, you should start your diet, ganun-ganun. Sabi naman ng doctor, yung mga cholesterol, kailangan lang naman ng exercise, i-change mo yung lifestyle mo, pati yung mga kinakain mo. So true. It will later on, matutunaw na siya ng mga kinakain mo na yon. Kasama sa change ng lifestyle, Ate Kay, is hindi lang yung food, but yung talagang exercise yung also sleep. Tulog ng tama, di ba? Oo. Lalo na sa mga panahon natin ngayon, di ba, yung mga bata, naku, madalas nagpupuyat. Huwag nyo, kumbaga, na yung mga kabataan ngayon, yung mga young professional din, huwag nyo abusuin yung katawan, kasi wala nga kayong nararamdaman sa ngayon, pero babawian kayo. Hindi natin alam yung mga cause and effect ng mga ginagawa natin ngayon. Mga babawian kayo in the future. Natin. Yes, kita mo, ako noong time na yon, hindi naman masyadong may edad pa naman yan, bata pa naman yan, diba? 31? Pero hindi ko nakikita sa katawan ko, payat ako. Ito yung katawan ko na to, pero hindi ko alam, marami na palang mga cholesterol sa nabubuo sa katawan ko. Yun, diba? Ma-agree ang ating coach sa gilid. So, ayun po, i-share din po ninyo, i-comment ninyo yung mga moment, yung mga nagjo-juice dyan, i-comment ninyo po, kahit replay nyo pinapanood to, yes, yung aha moment ninyo or turning point kung bakit na-realize nyo kailangan nyo na mag-resort into healthy lifestyle. Yes. O, ikaw naman, Wendy, meron ka ba i-share? Ate Gay, ako, hindi ko to ina-expect, pero last year, I've been hospitalized twice in a row sa loob lamang ng 5 days. So, hindi ko to sineseryoso, although ang nanay ko seryoso, syempre sa kanyang mga health stuff, and lagi niyang sinasabi, Nak, yung cellphone mo talaga yung may kasalanan, bakit kayo may sakit? Hindi, joke lang. Pero, sinisi talaga yung cellphone. Actually, tama yung sinasabi niya na kailangan mo talagang alagaan ang iyong sarili habang bata ka pa, dahil lahat pwede mong gawin, lahat pwede mong kainin. Biblical to, Ate Kay. Mm-hmm. Everything is permissible, but not everything is beneficial. So, kailangan talaga nating alagaan yung mga sarili natin. My turning point is when I was hospitalized twice, that I had to really change yung lifestyle ko from, ano nga yun,
I am not familiar with the term. Pero kasi madalas nakaupo lang kami dahil nag-edit, nakaupo lang kami, nagde-deck. But now I have to really move. Kailangan kong pagpawisan every day. Every day challenge ko simula ng ECQ. Ito yung benefit ng ECQ sa akin. Yung nakaupo kayo palagi. Alam niyo po ba na if you are sitting 4 hours straight, it's like also smoking a pack of cigarette. Wow! So ganun siya. So dapat halimbawa yung biglang tumayo yung mga kasama natin dito sa studio. Mag-stretching kayo pag mga feeling niyo 4 hours na kayo na nakaupo sa sa mga trabaho po ninyo, lalo na yung mga office work. Please make sure na mag-breathe in, breathe out, stretching a little bit out, go outside your office, ganyan pa. Yes. Before mag 4 hours kayo nakaupo, kasi yun yung cost niya, diba? And also, dahil sa nabanggit mo na maaga ka na natutulog, which is really good because between 10 p.m. until 4 a.m. in the morning, ang doon yung time na nagre-regenerate ang ating cells. So kung hindi ka natutulog ng time na yon, alam ng katawan natin kung nasaan ka man, nasa US ka man, nasa Europe or nasa Philippines, kung alas 3 na ng gabi, kung hindi ka nakakatulog, ibig sabihin, ng tamang oras between those time, hindi nagpa-properly generate ang iyong mga cells ulit. Eto, seryoso, nag-juicing talaga ako. Hindi man because nag-juicing ako para sa aking kidney kasi I had kidney stones. Mm-hmm. So nag-juicing ako para sa kidney, hindi para sa weight loss. Pero effect pa rin niya yung magbabawas ka talaga ng timbang. Pero sinabayan ko na ng exercise lately. So maganda yung ginawa ng ECQ. May time tayo para gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Makikita rin natin yung difference ng dalawa, no? Sige Ate Kay, i-juice ko muna ng maigi itong akin kasi super dal-dal ko. Juicer pala. At yung sa blender natin ngayon. Medyo may presentation tayo. Kapag, ayan. Ito, medyo challenge sa akin itong pagtanggal nito, Ate Kay. Dahil juice blender ito ni Ate Kay. Ayan, okay. Sige, Kim. Okay. Kaya, yan. So, mag-comment din po pala kayo kapag halimbawa may mga recipe kayo. Ayan, medyo frothy siya pag nakikita nyo po yung difference niya. Ito talagang pure. Clear. At saka ito medyo frothy siya. So, tikman at din natin. At may fiber ito. May fiber naman to, and ito full of live enzymes. Enzymes, so, yes. Yan po ang difference nung dalawa. Makikita natin. Tikman na natin dyan. Ano nga pala ito? Ah, ito pala. Nakalimutan natin ihalo. But this is wild honey. Mm-mm. Hindi na po kami magdadaldal ng masyadong marami dahil yung airtime namin maikli na lang. So comment down below, ang sa tingin ninyo ang uses and benefits ng honey sa ating mga katawan because this is way better than artificial sugar. Yung mga brown, kahit brown pa yan or yung white sugar, it's still the honey is the best kasi less yung kanyang this is natural sugar. Natural sweetener. So, 'di ba? Dati naman, ang haba ng mga buhay ng mga tao dati dahil wala silang masyadong artificial ng mga pagkain na ini-intake. Oo, at saka yung meron dito sa honey, like also the ginger, yung meron silang antibacterial properties. Yes. Para kung halimbawa may mga bacteria kayo sa chan, yun yung nagkakos ng sakit ng chan minsan in digestion. Ito ang magandang kasabay, isabay ninyo, pakuluan nyo yung ginger o i-juice ninyo, tapos lagyan nyo yun ito, maganda yun siya para pambatay ng bacteria, pati pag may spoon kayo, yun din. Pwedeng combination kayo. Pero ito na, moment tikman of truth. Natin. Oo, tikman natin. Para sa ating tikman, ha? Sige, Ate Kay. Wow, yung ginger, malakas kasi marami yung ginger na nilagay mukhang, ko dito. Mukhang mapaparami inom natin yan kasi yung mga kasama natin sa studio ayaw ng ginger. Matamis to. Medyo watery kasi nilagyan natin ng tubig. Tubig, tsaka nilagyan natin ng ice. But it's all good. Healthy and good po siya. So, depende yung mga proportion po ng mga ingredients na nilagay namin. Depende sa inyo. Like yung dinamihan ko siya ng ginger kasi yung mga iba nagre-request dito na mas gusto na yung gumuguhit daw sa kanilang lalamunan. And ice cube sa kahit anong blender. Yeah, I think... Pwede yung ice yes, cubes. Pero... Kung malalaking ice cubes yan, pwede namang i-break. Kagaya kanina, this is like buong ice siya. Mm-mm. Buong ice siya na nakabalot sa ice water bag. Pero breakdown natin in smaller cubes. Ganun din sa prutas. Mm-mm. So, pwede. Yeah, pwede. Ayan. Ayan po. So, yung mga sediments na nakikita nyo na, nag-aano na siya, nagtumataas na siya. Pero yung sa juicing,
ano pa rin siya, yung clear. Kulay niya pa rin, clear pa rin yes. siya. Oo. And subscribe! And also, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Life Church Tube. Yes, Life Church Tube. And once again, salamat po sa inyong lahat sa pag-stay nyo sa amin. And God bless you. See you next week. Spend time with your family and also stay healthy and fit. Holy and week. This is Ate Kay and Wendy signing off. Signing off. Bye-bye.